Si Beatrice Madrid ay kasambahay ng isang prominenteng pamilya na kinala sa apelidong Guerrero. Siya ay nasa 18 pa lamang nang pumasok bilang kasambahay. Mabait ang kanyang mga amo. Tinatrato siya na parang isang pamilya. Pinapaaral siya ng mga Guerrero dahil balak niyang makapagtapos ng pag-aaral. Nag-aaral siya sa umaga at kasambahay sa gabi. Magandang maganda ang pakikitungo ng mga Guerrero sa kanya. Kumusta pala ang pag-aaral mo, Bea? Baka ano-ano na ang mga ginawa mo sa paaralan, ha? Lagot ka kay Senyor Roman mo. Pagbabati ni Lucia nang makauwi na galing sa paaralan si Bea. Okay lang naman po, Senyora. Sa katunayan nga eh, napili ako bilang representative para sa mathematics quiz bee 2 weeks from now bago ma-held ang contest. Nakangiting sabi ni Bea. College student si Beatrice. Gagawin niyang lahat upang makapagtapos ng pag-aaral since may nagpapaaral pa sa kanya at maging proud ang pamilyang Guerrero. Ganun ba? E di mas mabuti. O siya nga pala, dadating yung anak ko galing US. Kung ano man ang gusto niya, ibigay mo at samahan mo siya kung saan niya gusto maglakad-lakad. Bukas ng tanghali, dadating na yun. Sabi ng among babae, tsaka kinuha ang laptop. Sige po, Senyora, wala pong problema sa akin. Teka po, Senyora, ano po pala ang pangalan niya? At ano po ang maaari kong itawag sa kanya? Gayong papauwi pa lang siya dito sa Laguna. Tanong ni Bea at saka kinuha ang feather duster upang maglinis sa mga mesa at upuan. Ah, siya nga pala si Samuel, ang nag-iisa kong anak. Nasa US siya. Sa US siya nagtapos ng pag-aaral. Sir na lang ang itawag mo sa kanya. Okay naman yun, gayong magkaedad pa naman kayo. Pagkatapos niyan, Bea, pumunta ka na sa kwarto mo upang makapag-review ka sa darating na contest. Sambit ni Lucia habang nakatutok pa rin sa laptop. Sige po, ma'am. Salamat po. Maikling sambit nito at inayos na ang mga upuan at mesa. Si Samuel Guerrero ay nag-iisang anak ni Lucia Truman. Isa ito sa mga magmamana ng mga ari-arian, gayong matatanda na ang mga magulang nito. Malamig na simoy ng hangin ang sumasalubong kay Bea habang nakabukas pa rin ang bintana sa kanyang kwarto. Nakatingala pa rin siya sa kisame mula kanina na hindi mawala sa isip niya na dadating ang anak ng amo. Alauna na ng madaling araw pero hanggang ngayon ay tulala pa rin siya. Madrid, you are the one that I choose to be your representative for Quiz Bee that will be held 2 weeks from now on. Prepare yourself, anak. Nakangiting sabi ng profesor niya sa mathematics. At ngayon, namumroblema siya kung paano siya sasali sa Quiz Bee. She admit that she is rank 1 of her class pero hindi niya ini-expect ang mapili. Maraming nagsasabi na matalino siya. Palagi siyang pinipili bilang representative sa bawat contest. Palagi rin siyang napili bilang leader sa mga activities na gagawin sa paaralan nila. Mga responsibilidad na hindi nila alam kung gaano kabisi ang buhay niya, lalong-lalo na at nag-working student pa siya. Nagkalat ang mga math books na nasa kama niya. Kung pwede lang magsalita ang mga libro, baka kanina pa ito nagreklamo at nagsalita. Ay, bakit kasi hindi ako magaling sa math? Sabi na lang niya sa isip niya at nagbuntong hininga. Bahala na, basta ang mahalaga ay hindi siya dapat ma-stress sa pag-iisip kung paano ma-overcome ang quiz bee na yan, lalo pa at dadating ang anak ng amo niya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at tumayo papunta sa kusina. Dahan-dahan siyang pumunta sa ref dahil paniguradong kaunting kuluskos ay magigising ang dalawang amo sa gayong magkalapit lang ang kwarto nila. Lumiwanag ang mga mata niya nang makita ang dublero na nasa ref at paniguradong kaimanang siya siya iyon, isa ring kasambahay. Bago yun at wala pang bawas, ibabalik na lang daw niya kapag nakabili siya sa kantin ng school niya. Hindi naman kasi siya mahilig magpuyat. Hindi rin niya maintindihan ang sarili niya dahil may pasok siya kanina at pagod na pagod sa klase pero hanggang ngayon ay dilat na dilat pa rin ang mga mata niya. Gising na, Bea! Hindi ka ba papasok? Mag-aalas 9 na oh! Tagal mong natulog kagabi, no? Gising ni Manang Shasha nang nadatnan niyang tulog pa rin si Bea. Agad siyang bumangon nang marinig iyon. Bagamat puno pa ng muta ang mga mata niya, bumalikwas pa rin siya ng bangon. Ah, Manang, hindi ako papasok ngayon. Nagpaalam na ako sa professor namin na absent. Pumayag naman para daw
makapag-review ko sa darating na contest. Tsaka darating mamayang tanghali si Sir Samuel, sabi ni Senyora, kaya ayos lang na hindi ako makapasok. Oo nga pala, dadating pala ang senyorito. Teka, ano bang re-reviewin mo? Tanong nito. Sasabak kasi ako ng mathematics quiz bee contest. Kaya binigyan ako ng 2 linggo upang makapag-review. Tsaka mas mabuti nga yun para makilala ko ng lubos si Sir Samuel. O sige na, magdidilig pa ako ng mga halaman sa garden. Kumain ka na rin ng agahan at ikaw, pakilinis na lang sa sala, Bea, ha? Para makapaghanda tayo sa pagdating ng Senyorito Samuel natin. Biling ni Manang Shasha kay Bea. Sige ho, Manang. Salamat. Maikling tugon nito. Tanghali na at dumating na si Samuel. Nakaporma ito at mukha ring mabait kung tingnan sa labasan na pang-anyo. Magandang tanghali po, Sir Samuel. Bati ni Bea nang makapasok ito sa gate. Magandang araw po, Senyorito. Magandang pagbabalik sa Pilipinas. Bati naman ni Manang Shasha. Magandang araw po, Senyorito. Bati ng mga ibang kasambahay at driver kay Samuel. Tumangulang ang binata, tsaka patuloy na pumasok sa mansyon. Makalipas ang ilang minuto, ay inaya si Bea na maglibot sa labas ng mansyon kasama si Samuel. Bea, samahan mo ako sa labas. Maglilibot tayo at gusto kong maglakad-lakad. Aya nito. Sige po, sir. Maikling tugon na lang ni Bea at nagsimula na sila. Sunod-sunuran lang si Bea kay Samuel at naisipang umupo siya sa bench na may table upang makapagpahinga. Medyo nahihilo na rin siya sa paglilibot. Di nagtagal ay tinawag na naman si Bea. Yes po, sir. Gusto kong makaranas sa sumakay ng bangka. Samahan mo ako. Hindi pa kasi ako nakakaranas ng ganyan eh. Walang bangka sa US, kaya hindi ko pa na-try. Yeah, sure. Tara na po, sir. Nang nakasakay na sila ay sari-saring kwento ang inilabas si Samuel at patango-tango na lang si Bea. Pahinga muna tayo, Bea. Doon tayo sa gilid, oh. Parang uulan yata eh. Sige, sir. Baba na po tayo. Dahan-dahang bumaba ang dalawa sa bangka at pumunta sa gilid upang makapagpahinga. Ang sarap pala sa pakiramdam na makasakay sa bangka. Lasap na lasap kong sariwang hangin sa gitna ng dagat. Ang saya-saya. Oo nga, mukhang enjoy na enjoy ka, sir. Makalipas ang ilang minuto ay bumuhos ang napakalakas na ulan at naghahanap sila ng masisilungan. Habang patakbo sila sa malapit na kubo, ay unti-unti nang nababasa ang mga damit nila. Basang-basa si Bea at lamig na lamig. Nang mapansin ang binata, ay kitang-kita niya ang napakagandang hubog ng katawan ni Bea na nakasuot ng puting blusa. Iniwas ni Samuel ang paningin at naghanap siya ng kung anong pwedeng gamitin para painitin ang katawan nila. Patuloy pa rin ang pag-ulan at mas lalong lumakas na ang hangin kaya mas lalong giniginaw si Bea. Naisipan ni Samuel na yakapin si Bea dahil ginaw na ginaw ito. Hindi nila alam sa isa't isa na nagyayakapan na sila, pero noong nagkatinginan sila ay may kung anong spark silang nararamdaman sa isa't isa. Unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha at sinunggaban ng halik ang isa't isa. Sa 4 na sulok ng kubong iyon ay may nangyari sa kanila. Unti-unti nang humina ang buhos ng ulan at bumalik na din sila sa mansyon upang magbihis dahil basang-basa pa rin ang mga damit nila. Kinausap ni Samuel sa Bea. Bea, kahit sino, huwag mong ipagsasabi na may nangyari sa atin. Baka ano-ano pang sabihin nila sa atin. Alam kong hindi yan mabubuo kasi una pa lang natin ginawa to at birhin ka pa. Hindi pa ako handa maging ama. Tsaka basta, itiko mo na lang ang bibig mo. Isa itong napakalaking pagkakamali. Kaya huwag ka nalang bumoses. Mataas na litanya ni Samuel kay Bea habang palakad-lakad pa rin sila pabalik sa mansyon. Sige po, sir. Maikling tugon ni Bea at nakaramdam ng sakit pero hindi na lang niya ininda iyon. Nakabalik na sila sa mansyon tsaka nagpa siyang magbihis sa bawat kwarto nila. Makalipas ng ilang araw ay naging close na ang dalawa sa loob ng mansyon. Plano na sanang umalis ni Bea ngunit inisip pa rin niyang pag-aaral at ang darating na quiz bee. Mabuti naman na naging close agad kayo, Bea, Samuel. Sulpot ng ina na galing sa opisina at daladala ang mga bag ng kanyang sekretary. Oo naman, ma'am. Ang ganda kasi nitong si Bea. I mean, ang ganda na maging kaibigan kasi ang bait-bait. Tugon na lang ni Samuel sa ina. Oo, mabait talaga yan. Tsaka turuan mo ngayon sa math, Samuel.
sasabakin sa mathematics contest 8 days from now. Sabi ng ina at nakangiti naman si Bea nang masabi iyon ng senyora. Talaga ba, ma'am? Sige, turuan na kita, Bea. Ayan ito. Plano ni Samuel na sa kwarto ni Bea na lang sila mag-tutor kasi nandoon ang mga mathematics books ni Bea. Tila naging basurahan ng table ni Bea dahil sa nakakalat at lukot-lukot ng mga papel na ginamit sa pagsosolve niya. Pagkapasok nila ni Samuel sa kwarto, ay agad siyang tinuruan. Ni hindi na nga nakapag-browse si Bea sa social media dahil kinuha ni Samuel ang cellphone para makapag-focus. Do you know? You're a good tutor. Magaling ka sa math subject. Sabi niya rito na may ngiting nakaplaster sa mukha nito. Hindi naman masyado. Ano ka ba? Pero kahit napakagaling mong magturo, hindi ko pa rin na-process lahat ng tinuro mo. Lalo na at may... Hindi na natuloy ni Bea ang sasabihin nang tinikupan ang bibig nito. Kau talaga, ang ingay-ingay mo. Ano ka ba? Yung kanina na pababa ka ng kotse mo? Ang gwapo mong tignan tsaka ang cute. Ano mo sama dun? Sabi na lang ni Bea, kahit ang totoong sasabihin niya ay yung nasa kubo sila habang malakas ang ulan. Ano bang hindi mo magets dyan? Seryoso niyang tanong. Gusto ko magsabihin sa iyo na hindi ko magets lahat pero baka magalit ka lang dahil 2 oras mo na akong tinuruan. Nakakahiya, wala talaga akong alam. Sabi nito at yumuko. Itinaas si Samuel ang kanyang mukha at mariin niyang tiningnan si Bea. Ay nuna nahihirapan ka talaga. But can you use your weakness as your strength? At isa pa, isipin mo na lang na ikaw ang sinali ng professor niyo sa contest dahil alam niya ang kakayahan mo. Naniniwala siya sa mga kakayahan mo. Kaya sana, ikaw rin ay maniwala sa mga magagawa mo. I saw your medals and certificates here. No doubt na ikaw talaga ang palaging nilalaban kapag may mga contest. Mahabang litanya nito at sinubukang pagaanin ang loob ni Bea. Nakatulong rin naman ng kaunti ang mga sinabi ni Samuel kay Bea. Tinapik ni Samuel ang ulo ni Bea at ginulo ang buhok. Hinagisan rin siya nito ng 3 pirasang Toblerone na agad niya namang sinalo. Sa'yo na lang yan. Chocolates are good when you are studying. Akin talaga to? Hindi yan joke? Di niya makapaniwala ang tanong. Oo nga. Sa tingin mo ba ibibigay ko yan kung kakainin ko pa? My God, use your brain sometimes, Bea. Pang-aasar niya. Thank you, sir. Pasasalamat niya rito. Anong sir? Huwag mo akong masir-sir kung tayo lang dalawa. Magkaedad lang tayo ah. Sam na lang tawag mo sa akin. Sige, ikaw masusunod, sir. Biro ni Bea at ginulo ang buhok nito. Biro lang naman, Sam. Take your time to read those terms and formulas again. After 30 minutes, I will give you 50-item quiz about sa nireview natin ngayon. Pangamon niya kung talaga bang may natatak sa isip ni Bea. Nagmistulang teacher talaga si Samuel. Nakatabi ni Bea. Habang nagbabasa si Bea ng libro, ay nagbabasa rin si Samuel ng word books sa mathematics. Time's up. You may give your paper now. Tugon ni Samuel, tsaka tinignan ni Bea ang one whole sheet na papel kung saan naroon ang mga sagot niya. Confident siyang makakaabot ng 40 plus ang score niya. Palihim niyang tinignan ang papel habang chinecheck ni Samuel ang papel niya. Nang makaramdam si Samuel na sumisilip siya, ay agad namang lumayo si Samuel sa kanya. Daming alam, akala mo naman hindi ko malalaman yung score ko mamaya. Sabi pa sa isip ni Bea. Here's your paper now, Bea. Iniabot ni Samuel ang papel ni Bea. Nanginginig pa si Bea nang kinuha niya ang papel. Congratulations, you got 50 over 50 on our quiz. Napangiti si Samuel at kinongratulate siya. Napatakip sa bibig si Bea nang makita niya na walang X na marka ang bawat numbers ng papel. Nakakuha siya ng perfect score sa unang beses na tutorial nila ni Samuel. Sabi ko naman sa'yo, magaling ka. Just try. Hindi na nakatapos si Samuel nang niyakap siya ng mahigpit ni Bea. Thank you, Sam. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo. Thank you rin sa chocolates kanina. Pasasalamat ni Bea. Tinanggal ni Samuel ang braso ni Bea sa kanyang balikat at umiwas ng tingin. No problem. I will help you always. Masaya naman si Bea dahil unti-unti na siyang natuto sa math. Kung walang magtuturo sa kanya na gaya ni Samuel, ay baka namomroblema pa rin siya para sa mga quiz bee contest. Bea! Samuel! Baba na kayo dyan!
Maghahapunan na tayo. Sigaw ni Manang Shasha. Bababa na kami, Manang. Singit ni Samuel. Alas 8 na rin pala at kailangan na nilang maghapunan. Bumaba na sila para kumain. Habang kumakain sila, kasama ang ilan pa mga kasambahay, ay nagkukwentuhan naman ang mga ito. Mom, wala pa ba si Dad? Ang tagal ah, alas 8 na. Tanong ni Samuel sa kanyang mami. May last meeting pa daw ng mga board members, kaya medyo natatagalan siya. Ganun ba, Ma? Kumusta na pala ang pagtuturo mo kay Bea-san? Okay na okay, Mom. First day of tutorial pa lang ay nakakuha na agad siya ng perfect score. Ang bilis niyang matutom eh. Sabi na lang ni Samuel at napangiti naman si Bea sa tagiliran ni Manang Shasha. Pagkatapos nilang kumain ay umakit na sa taas si Samuel at si Bea ang naghugas ng mga plato. Pasado alas 9 na ng gabi nang matapos si Bea sa kanyang mga ginagawa sa kusina. Nag-half-bath na rin siya para presko ang pagtulog niya. Pagkapasok ni Bea sa kwarto ay bumungad sa kanya na natutulog si Samuel sa kanyang kama. Ang amo ng mukha ni Samuel habang natutulog. Dahan-dahan lumapit si Bea sa kanya para mas lalo niyang mapagmasdan ang mukha ni Samuel. What are you doing, Bea? Agad naman siyang lumayo rito. Wala, I just thought that there's something in your face. Palusot ni Bea kay Samuel. Naniwala naman si Samuel sa kanyang sinabi dahil hinawakan niya ang kanyang mukha. Anong oras na? Tanong niya kay Bea. Past 9 PM. Why? Wala lang. Akala ko mamaya ka pa akit ito sa kwarto mo. May gagawin ka pa ba? Umiling si Bea. Wala naman. Good. Matulog ka na. Tuturuan ulit kita bukas pagkatapos ng mga gawaing bahay. You better sleep now para mas lalo mag-function ng maayos ang utak mo. Paalala niya kay Bea. Yes, sir. Ngunit laking gulat ni Bea nang bumaba si Samuel sa kama at sa sahig ito humiga. Uy, bakit ka dyan higa? Wala ka bang kwarto? Kasi matutulog ka na at gusto ko na dito ako matutulog. Masama ba? Just lie on the bed and close your eyes. Masungit niyang sagot. I know that but we can share my bed naman. Bumangon si Samuel sa pagkakahiga at tinignan ang mga mata ni Bea. Even though we're already friends, I know my limitations. I'm showing my respect on you, Bea. So now, just lie on the bed. Close your eyes and be quiet. Humiga na ulit si Samuel at pinikit niya ang mga mata ni Bea. Kinabukasan ay maagang nagising si Bea upang maghanda ng almusal. Alas 6 na ng umaga nang magising si Bea. Maaga pa pero kitang-kita niya na ang sikat ng haring araw. Nag-stretching muna siya sa kanyang paa at braso bago bumangon. It's a part of her morning routine before she stands from the bed. Hinanap niya ang binata upang sabay na sila mag-almusal. Saktong nakita niya si Manang Shasha sa likod na nagwawalis. Manang Shasha, nakita mo ba si Sir Samuel? Mag-aalmusal na kami. Andoon siguro sa likuran, naglilibot-libot. Puntahan mo na lang doon. Sambit ni Manang Shasha at parang may tanong na iahabol nito. May something ba kayo na Senyorita Samuel? Parang ang close niya na ah. Dagdag pa nito. Ah, wala ho Manang. Ano ka? Hindi na nakatapos si Bea ng sasabihin nang bigla itong sumuka. Tumakbo ito papuntang banyo at doon nagpatuloy sa pagsusuka. Anong nangyari sa'yo, iha? Ang aga-aga tapos nagsusuka ka na kaagad ni hindi ka pa nga nakakakain ng almusal? Nag-aalalang tanong ni Manang Sasha. Wala to, Manang. Ipagsawalang bahala mo na lang ito. Baka naninibago lang ako sa mga binigay na chocolates ni Samuel kagabi. Medyo marami-rami kasi ang nakain ko kaya ayun siguro. Mahabang paliwanag ni Bea kay Manang. Naninibago sa chocolates? Eh puro nga laway ang sinuka mo tapos tsokolate ang pagbibintangan mo. Basta Manang, huwag mo nalang ipagsabi kahit kanino. Tara na, balik na tayo sa may bakuran at hahanapin ko pa si Samuel para mag-almusal kami. Mataas-taas na litanya ni Bea kay Manang Sasha at naglakad-lakad na sila pabalik sa bakuran. O siya, liligpitin ko na itong mga basura at saka hanapin mo na si Samuel para mag-almusal. Tuluyan na ngang umalis si Bea at hinanap na ang kanyang amo. Nilibot niya ang labas ng mansyon pero hindi niya pa rin ito makita. Saktong nasa may gate na siya ay mayroong tumating na sasakyan. Si Samuel nga ang nasa loob at binuksan ang bintana. Good morning, Bea.
Dito na ako manong driver. Ikaw na ang dumiretso sa garahe. Good morning, sir. Bati ni Bea nang bumaba na itong ng sasakyan at nginidian lamang siya nito. Saan ka ba galing, Bea? Ang pawis-pawis mo. Naglinis ka ba ng buong mansyon? Ang aga-aga pa. May pagtatakang tanong nito. At ikaw, saan ka ba galing? Pawis na pawis ako kakahanap sa'yo. Nilibot ko ang buong labas ng mansyon para makita ka lang. Ni hindi ka man lang nagpapaalam sa ibang kasambahay rito. Mahabang litanya ni Bea at parang tumaas ang boses nito. O sige na nga, sorry na. Galing na ako sa mall, bumili ng mga damit. Pasensya na at may isa sa inyo ay hindi ako nagpaalam. At saka ano ba kailangan mo? Napaaga ka yatang naghanap sa akin. Ano, namiss mo ako no? Biro nito, sabay kindat sa mata. Ikaw talaga napaka-asyomero mo. Anong namiss? Sabay sana tayo mag-almusal. Pero siguro nakapag-almusal ka na, kaya ako na lang siguro mag-isa nito. Napairap na sabi ni Bea kay Samuel. O sige, sabayan na kita. Patuloy na naglakad sila patungong kusina at nagkukwentuhan. Kailan pala yung quiz binyo? Tanong ni Samuel. Sa susunod na araw, Sam. So may oras pa na mag-review tayo. Kaya gawin mo na mga gawaing bahay para makapag-review na tayo, okay? Yes, sir. Nakangiting sagot nito kay Samuel. Nagdaan ang isang araw na hindi nagpakita si Samuel. Isang araw na rin natulala si Bea at parang wala sa sariling katanuan dahil kay Samuel. Madalas na rin nasusuka si Bea kaya kinabahan na ito sa sarili niya na baka buntis siya. Dahil hindi niya kasama si Samuel, wala rin siyang ganang mag-review. Mas masaya sana akong mag-aaral sila ngayon dahil mas mataas ang oras. Oh, bakit parang ang tamlay mo ata? Tanong ni Manang Shasha sa kanya nang sumulpot ito sa may bench at table sa harap ng garden. Wala to, Manang. Maikling tugon niya rito. Ayos ka lang? Tanong ni Manang Shasha na nakaupo sa bench. Medyo nahihilo lang po ako. Baka gutom lang yan. Nag-breakfast ka na. Hindi pa, Manang. Ayoko muna. Hay. O ito, kape ko. Ikaw muna uminom. Samahan mo na rin ito para mabusog ka. Inilapag ni Manang Shasha ang pagkain at inumin. Paano ka? Kukuha lang ako sa loob mamaya. Okay, salamat Manang. Dinampot ni Bea ang kape at iinom na sana niyon. Pero bigla siyang naduwal. Tumakbo agad si Bea sa CR para ilabas lahat ng iyon. Mabilis namang sumunod si Manang Shasha at hinagod ang likod ni Bea. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Sinalat agad ni Manang ang noon ni Bea. Normal naman ang temperature mo. Hindi ko alam kung dahil ba sa kape. Nahihilo ako kanina pa, kaya baka mas lumala noong inaamoy ko yung kape. Uminom ka na muna ng tubig. Mabuti pa, magpahinga ka na muna. Ako na bahalang magpaliwanag kay senyora. Wag na, kaya ko naman. Sure ka. Kaya ka siguro nahihilo kasi namiss mo si Samuel. Biro pa ni Manang Shasha kay Bea. Ikaw talaga, Manang. Napakapalabiru mo. Bakit ka ba kasi biglang nahihilo at palagi nasusuka? Ewan, baka kulang na ako sa tulog kakareview ng mga books sa mat. Ilang gabi na kasi akong puyat eh. O baka naman buntis ka? Napatigil si Bea, saka nagpalit ng upuan dahil sa sinabi ni Manang Shasha. Bigla siyang nanlamig sa posibilidad na iyon. Ako buntis? Sabi na lang niya sa isipan nito. Hindi ko alam. Ayokong isipin. Paano? At sino naman ang nakabuntis sa'yo kung ayaw mo palang isipin? Si Samuel. Pero isang beses lang naman ginawa namin yun. Kaya siguradong hindi ako mabubuntis. Ano? Hindi ka ba masaya na magkakaanak kayo? Siguradong matutuwa si Samuel dyan. Mas nangingibabaw ang takot ni Bea sa mga sandaling iyon. Hindi pa naman sigurado na buntis ako. Kaya nga alamin natin. Teka, nabibilhin lang ako sa labas. Umalis ka agad si Manang Shasha. Siya naman ay hindi mapakali sa sinabing iyon ni Manang, lalo pa't sinabi ng binata na hindi pa ito handa. Paano kung buntis nga talaga ako? Sabi na lang niya sa isipan. Try mo iyan mamaya. Inilapag ni Manang ang maliit na paper bag na galing sa isang drugstore at bumalik sa pagkakaupo. Kabadong nagtungo sa CR si Bea. Natakot siya pero gusto niya pa rin malaman ang totoo. Nakaupo siya sa takip ng bowl habang hawak ang pregnancy test kit. Kailangan mong tignan, Bea. Umugot siya ng hininga bago ito tiningnan.
Napatakip siya sa bibig kasabay ng pagtulo ng mga luha nang makita niya ang dalawang pulang linya. Natatakot siya. Hindi siya mapakali sa nakita at natuklasan. Ano, kumusta? Bakit umiiyak ka? Alalang tanong ni Manang nang lumabas siya sa banyo na punong-puno ng kaba ang pagmumukha ni Bea. Hindi siya makaimik at napaupo na lang sa sahig. Kinuha ni Manang angkit at tinignan iyon. Buntis ka? Uy, congrats! Okay ka lang? Bakit ka ba umiiyak? Magkakababy na kayo, oh! Natatakot ako, Manang. Ayaw mo ba? Hindi pa kasi pwede. Hindi pa dapat kasi. Hindi pa din handa si Samuel. At binabalaan niya ako sa araw na nangyari iyon. Natatakot ka ba na baka hindi niya tanggapin? Ano ka ba? Matutuwa nga yun, panigurado, kapag nalaman niya. Hindi niya pwedeng malaman. Walang emosyon na sambit ni Bea habang nakatitig sa kawalan. Ano? Nasisiraan ka na ba, Bea? Bakit mo naman hindi ipapaalam? Hindi pwede, Manang. Ayaw na ayaw niyong mangyari ito. Kapag nalaman niya nagbuntis ako, alam kong hindi niya pananagutan ito. Malaking issue ito sa pamilya niya, lalo pat mayaman ang pamilya nila. Mahabang litanya ni Bea na parang maiiyak na ito. Pero anak mo iyan. Bakit ba kasi nagkaganito? Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat, Bea. Tiwala lang. Iyon na lamang ang sinabi ni Manang Shasha kay Bea habang napahagulgol ito ng iyak. Sakto at wala ang amo niya. Umakyat na siya sa kwarto. Sa mga araw na alam niya nakaramdam siya ng mga paghihilo at pagsusuka, ay unti-unti na niyang niligpit ang mga gamit niya. Ngayon ay nakapagdesisyon siyang umalis sa mansyon upang hindi na siya makaabala sa mga amo niya. Binili na lang niya lahat kay Manang Shasha at nangako naman ito na siya na ang bahala sa mga amo kung bakit siya umalis ng walang paalam. Umuwi ng probinsya si Bea sa mga kamag-anak niya upang mamuhay ng maayos at tahimik na buhay. Masaya siya nang malaman niyang kambal ang kanyang anak, sina Aidan at Nadja. Mama! Tumakbo ka agad ang kambal, batungo kay Bea. How's your day, both of you kiddos? Palagi niyang tinatanong ang kambal kung kumusta ang araw nila dahil mahalaga na kinukumusta ang mga anak. Sa pamamagitan rin niyon ay mapapadama ang pakialam at pagmamahal ng isang ina at handang makinig sa mga kwento ng mga anak. We got stars, Mama! Ipinakita ng dalawa ang mga kamay na maraming stamp stars. Wow! Galing nyo naman, babies! Tumayo na si Bea upang harapin ang pinsan na si Eric na kanina pa sila tinitingnan ng mag-ina. Salamat sa pagsundo ng mga anak ko. Hindi ko may iiwan itong tindahan eh. Ang daming bumibili. Nasa probinsya sila ng Ilocos na ninirahan. Malayo sa syudad dahil nag-alala siyang makita at hahanapin sila ni Samuel. Hindi pa siya handa roon. Tulog na ba? Tanong ni Eric pagkalabas ni Bea sa kwarto at pupunta ito sa maliit na tindahan. Nagpakwento na naman tungkol sa dada niya. Sagot ni Bea. Speaking of his father, wala ka bang plano na kausapin o sabihin sa kanya? Ano naman ang sasabihin ko? Ano pa nga ba, edi yung mga anak niyo? Ito talaga oh. Hindi pa pwede, Eric. Sinabi mo rin yan, 4 years ago, 2 years ago, at 1 year ago. Kailan ba pwede? Basta, ayokong sabihin sa kanya. Masaya na kami ng kambal kaya hindi pwedeng sabihin ko. Kung mahal nga kami, edi sana humanap na siya ng paraan para makita niya ang mga anak niya. Sa bagay, basta wag mong kakalimutan magkwento ha. Oo naman, alam mo namang sa'yo ko sinasabi ang lahat. Sobrang swerte ni Bea sa part na may pinsan siyang kagaya ni Eric na handang makinig at umunawa. Sa ngayon, hinahati niya ang kanyang oras para sa anak niya at sa maliit na tindahan. 7 taon na rin ang nakalipas, kilala bilang businessman si Samuel. Maraming mga ari-arian ang ipinamana ng mga magulang nito. Ramon, halika nga rito. May iutos ako sa'yo. Pagtawag niya sa isa sa mga tauhan nito. Bakit, bossing? Ano ba yung ipapagawa mo? Kinuha ni Samuel ang laman ng envelope upang ipakita ang nasa loob nito. Ito ay mga litrato ni Bea kasama si Samuel. Itong babae na to, hanapin mo siya. Kahit saang lupalop ito, hanapin niyo. Kahit magkano, ibabayad ko sa inyo. Basta makita niyo lang ang babaeng ito. Bakit ba, bossing? Anong kasalanan ito?
May nagawa ba itong mali sa inyo? Basta, huwag ka na magtanong pa. Sundin nyo na lang. Chismoso nyo. Inutusan na nga lang. Pasensya na, bossing. Sige, bossing, kami nang bahala. Huwag nyong galawin, ha? Sabihin nyo na lang kung saan ito nakatira. Wala kayong gagawin. Kung may gagawin kayo, ililibing ko kayong buhay. Naiintindihan nyo ba? Opo, bossing. Sige, bossing, alis na kami. Simulan na namin ang paghahanap. Kung makita nyo na, isend nyo sa akin ang address. Copy, bossing. Umalis na nga ang tatlong tauhan ni Samuel, tsaka nagsusuri sa mga lugar na probinsya at malayo-layo sa syudad. Manang Shasha, ikuha mo nga ako ng may inom na wine, yung paborito ko. Sige po, senyorito. Kumuha na nga sa cabinet si Manang at iniabot kay Samuel. Manang, ano ba yung mga nangyari bago umalis si Beatrice dito sa mansyon? Alam niyo, sir, bago siya umalis dito, may mga kakaibang nararamdaman siya. Nagsusuka, nahihilo, at palaging puyat. Isang umaga ay bigla na susuka ito sa binigay kong kape. Sa paghihinala kong baka buntis ito, dahil sa mga nakarang araw na iyon ay palagi na lang masama ang pakiramdam niya. Bumili ako ng pregnancy test upang tuklasin kung ano talaga ang nangyari. Nagulat ako nang malaman namin na positive ang test result ng kit. Ibig sabihin po ba na buntis siya? At may anak kami? Siguro nga, kung hindi niya pinalaglag iyon ay maaaring buntis siya sa anak ninyo dahil sinabi rin niya na ikaw ang ama sa dinadala niya. Ganoon ba? Salamat, Manang. Makakatulong to sa paghahanap ng babaeng yun. Sige, sir. Aalis na ako at marami pa akong gagawin. Ini-enjoy na lang ni Samuel ang pag-iinom ng wine at nag-iisip ng kung ano-ano pa. Naisipan niyang tawagan ang isa sa mga inutusan niya para kay Bea. Hello, Ramon. Kapag makita niyo ang babaeng yan ay sabihin niyo agad sa akin. At oo nga pala, may anak yan. Nasa 7 taon na walang taon. Kaya sabihin niyo agad sa akin. Sige po, bossing. Binaba agad ni Samuel ang telepono, tsaka nagpatuloy sa pag-iinom ng wine. Mama, gising na kayo. Anong oras na o? Ang dami nang bumibili sa atin. Kanina pa kami kumikita dito sa tindahan. You're so pangit. Mag-calm ka na, mama. Gising ni Nadia kay Bea. Good morning, anak. Pasensya ka na. Tagal gumising na mama mo. Pakis nga, anak. Good morning, mama. But oops. No. It's a big no. Maghilamos sa toothbrush ko muna. Baho ng hininga mo. Ew, yucks. Biro pa ni Nadia at binigyan na lang niya ng yakap ito. Ikaw talaga bata ka? Habang kinikiliti ni Bea ang bata. Teka, asan ba si Kuya Aiden mo? Andun sa tindahan, mama. Kasama si Tito Eric. Mama, alam mo ba? May taong gayo dito. Balik-balik sa tindahan natin, puro lalaki. May kilala ka ba, mama, na bagong lipat dito? Ganun ba, ha? Wala namang bagong lipat dito, ah. Baka tag-ibang nayon lang. Sige, maghihilamos muna ako tsaka maliligo. Paalam nito. Sige, go! Waho! Good morning, mama. Bati ni Aidan nang madatnan niya ang mama sa tindahan, papunta sa likod ng bahay kung saan nandoon ang CR. Good morning, anak. Niyakap niya ito at akmang hahalikan. Mag-toothbrush ka muna, mama. Sabi na lang ito at niyakap na lang ang paa ng ina. Pagkatapos ng 30 minutes, ay natapos na si Bea sa pagliligo at kumain na sila ng agahan. Sino ba ang nagluluto rito? Bakit ang bango ng amoy? Bulyaw niya sa kusina habang papalapit naman si Nadia kay Bea. Ay, sino pa? Eh di si Tito Eric. Ang tagal mo kasing gumising, mama. Kaya ayun, si Tito na lang ang nagluluto. Ganun ba? Sige na nga, tara kumain na tayo. Aidan, Eric? Baby Aidan, kumain na tayo. Sigaw ni Bea sa dalawa na nasa maliit na tindahan. Coming na, mama. Tugon ni Aidan habang sinara ni Eric ang pinto ng tindahan. Masaya silang kumain at pagkatapos ay nagkukwentuhan sila sa maliit na sala. Kuya, alam mo ba si baby Nadia had a bad dream? Nakangusong sabi ni Nadia sa kuya niya, kaya nabaling naman ang tingin dito ni Aidan at nag-aalalang tinignan ang magkakapatid. What baby? What kind of a dream? Tungkol ba yun sa monsters or mga bad people? Tanong niya sa kapatid, kaya napapangiti si Bea kahit medyo ma-attitude itong si Aidan
Pagdating sa kambal, nagiging maamo ito. Tungkol sa bad guy na palaging nakasilip sa atin para tayong sinusundan. I don't know if sino siya kasi blurred yung nasa dream ko. Tapos, yung kay na yun, pinipilit niya ako na siya talaga ang dada namin ni Aidan. Gusto pa nga tayong ilayo kay mama eh, kaya kinagat ko siya para makalis ako sa kamay niya. Kapag tungkol na sa ama ang pag-uusapan ng dalawa, ay manghihinayang agad si Bea na baka mawala ang kanyang mga anak at kukunin ng ama. Ayaw na ayaw niyang mangyayari ito, kaya gagawin niyang lahat para maayos lang ang kalagayan ng kambal. Pero sa mga nangyari sa buhay ni Bea, ay tuluyan na niyang kinalimutan ang mga masasamang memories kay Samuel. Alam niyang masakit sa kanyang damdamin, pero kaya niya itong tiisin para sa mga anak. Kung tungkol sa panaginip ni Nadia, hindi niya hahayaang may mangyaring ganoon at kampante siya dahil malayo sila kay Samuel at siguro naman ay masaya na iyon sa kanyang pamilya. Sa katunayan, ilang taon na ang nakalipas ay hindi pa nag-aasawa ang binatang si Samuel. Papalit-palit lang ito ng mga babae pero hindi nakakapag-asawa dahil puro na lang kumpanya ang inaatupag niya. Masakit man isipin ni Bea ang mga nangyari pero alam niyang magiging maayos din ang lahat. Bea, kahit sino, huwag mong ipagsasabi na may nangyari sa atin. Baka ano-ano pa ang mga sabihin nila sa atin. Alam kong hindi yun mabubuo kasi una pa lang natin ginawa to at berhen ka pa. Hindi pa ako handa maging ama. Tsaka basta, itiko mo na lang bibig mo. Isa itong napakalaking pagkakamali, kaya huwag ka na lang bumoses. Mama, why are you crying? Tanong ni Nadia kay Bea. Pinapa niya ang kanyang pisngi at nalaman niyang basang-basa ito sa luha na dumadaloy. Dali-dali niyang pinasan iyon at saka nakangiting tumingin kay Nadia at Aidan. Napadako ang tingin niya kay Aidan na seryosong nakatingin kay Bea. You're thinking of him, Mama? Naiiling na ani ni Nadia at tinignan si Bea ng mariin. Napaiwas siya ng tingin sa dalawa. Mama, how many times did I tell you na wag na wag mo na siyang iisipin? Hindi niya deserve ang iisipin natin siya. Madedepress ka lang, Mama. Don't waste your tears just of him. Wala siyang kakwenta-kwenta na ama. Paggalit na boses ni Aidan kay Bea. Medyo mataas na salaysay nito. Kaya niyakap na lang nila ang ina nila upang tumahan na sa paghagulgol ng iyak. Ikaw talaga, kuya. Pinaiyak mo si mama. Lagot ka, padahanin mo yan. Iyak na sabi ni Nadia at nagyakapan na lang ang mga ito. Don't cry, baby Nadia. Hindi ko naman pinaiyak si mama. I love mama, kaya hindi ko siya magagawang paiyakin. Wara na lang sa lalaking walang ka. Kuya Aidan, tama na ha? Pagpigil ni Bea sa sasabihin ng kambal. Mama, punta tayo sa store. Puntahan natin si Tito Eric. Yaya ng dalawa. Sige, tara na. O, habulin niyo ako. Hinabol naman ng kambal si Bea. Nagkukulitan na naman kayo, no? Tagal niyo sumunod sa akin. Yes, Tito Eric. Tsaka alam mo, pinaiyak ni Kuya Aidan si Mama. Ikaw ba naman laging nakahantong sa usapan nila si Dada? Kaya ayun, umiiyak si Mama. Sumbong ni Nadia sa tito niya. Shush, naku. Tigilan niyo na yung dada niyo. Maglaro muna kayo dun sa malit na playhouse niyo. May pag-uusapan pa kami ni Bea. Sige po, Tito. Mama, punta lang kami sa playhouse. Ingat kayo, anak. Ano bang pag-uusapan natin, insan? Alam mo ba, may tatlong tao dito kanina papabalik-balik ng bili. Sino? Kilala mo ba? Taga saan raw? Hindi ko kilala. May hinahanap lang daw sila. Hindi naman nagsabi kung ano o sino. Ganun ba? Natatakot na ako, insan. Baka mga tauhan yun ni Samuel. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Hala, andito na naman sila, Bea. Papunta rito. Sabi na lang ni Eric at saktong papunta rin sa tindahan ng kambal. Mama, may nakita kaming biscuit sa playhouse. Yung daladala namin, nakalimutan pala ni Kuya Aidan. Sige, isabit niyo na yan. Bossing, natagpuan na po namin siya. Isa, dalawa. Teka, twins. May dalawang bata na magkamukha-magkamukha na kasama niya. Mukhang magkaedad at baka nasa 8 taong gulang ang mga edad. Nandito po kami sa probinsya ng Ilocos. Meron siyang isang maliit na tindahan dito at tinulungan siya ng mga bata. That's good. Sa wakas ay maganda na ang binabalita niya sa akin.
Pa-text na lang ng detailed address para mapuntahan ko ngayon din. Sige, bossing. Tinawag niya lahat ng kasambahay upang ipaalam ni Samuel na mawawala ng ilang buwan sa mansyon. Pati driver niya ay hindi niya sinama at ang NMAX motor na lang ang dadalhin niya. Mga manang, kayo nang bahala dito sa mansyon ha. Mawawala lang ako ng ilang buwan. May aasikasuhin lang sa kabilang panig ng mundo. Babalik rin ako kapag okay na lahat. At saka manang Sasha, ikaw na lang magsabi sa sekretary ko sa lahat kasi nagmamadali ako. Mahabang salaysay ni Samuel sa mga kasambahay nito. Noted lahat ng bilin, senyorito. Manong, pakikuha ng motor sa garahe. Ilagay mo sa harap ng gate. Maya ayusin ako sa taas. Sige po, senyorito. Masusunod po. Basta manang, ikaw na bahala. Ingat kayo rito at huwag masyadong magpapagod. Bilin niya sa mga ito. Tao po, pabili ng sigarilyo. Sabi ng mga tauhan ni Samuel. Eto po. Miss, ikaw ba tong nasa litrato? Ikaw ba si Beatrice Madrid? Tanong ni Ramon. Ay, oo nga. Bakit nga pala? May problema ba mga sir? Ah, wala naman. Pakita lang namin itong litrato mo. Anak mo ba ang kambal na yan? Oo sir, halata naman sa mukha diba? Asawang ba itong kasama mo? Naku, hindi po sir. Pinsan ko to. Simula na nagkaanak ako, hindi na ako nag-asawang muli. Itong si Eric na lang ang tumayo bilang ama ng dalawa. Ganun ba? Sige, salamat. Tuluyan na ngang umalis ang tatlo. Tsaka naghanap ng mararantahan na bahay upang makapag-stay doon ang kanilang bossing na si Samuel. Agad namang pinuntahan ni Samuel ang nasabing address at tindahan kung saan ang mag-inang si Beatrice. Saan na po ba kayo, bossing? Nakahanap na po kami ng matitirahan nyo. Sabi ni Ramon sa kabilang linya. Sige, sige. Parating na ako. Nagmamotor lang ako kasi bala kong mag-stay dyan ng ilang buwan. Sagot na lang ni Samuel sa kabilang linya. Makalipas ang 2 oras ay nakarating na sa probinsyang Ilocos si Samuel kung saan andoon ang kanyang mga tauhan. Medyo malapit lang ito sa bahay ni Nabea at sa kambal. Bago pa man marating ang nasabing tindahan ay nagpalit siya ng anyo. Nagsuot ito ng wig at medyo binago ang itsura. Pagkatapos ng araw na to, uuwi na kayong tatlo sa mansyon. Doon kayo magpalamig. Iwanan nyo na ako rito. Tatawag na lang ako kapag may kakailanganin. Ramon, ikaw na bahala magbigay sa kanila ng sweldo. Mahabang salaysay ni Samuel at nag-ayos na siya ng mabuti. Nagpanggap siyang bagong lipat sa lugar na iyon. Gusto niyang malaman at matuklasan kung totoo bang anak nila iyon ni Bea. Nagpanggap siyang isang simpleng tao sa probinsyang ito upang mas lalo niyang masuri sa likod si Bea. Bea, may tumira na pala sa bahay ni Aling Mercy no? Isang lalaki, simple at mukhang mabait naman. Sabi ni Eric habang nagsasabit ng mga bagong bili na groceries. Oo nga pala, dumating yun kahapon. Parang ang misteryoso nga eh. Pero okay lang, mukha namang mabait, sabi mo. Tugon ni Bea habang inaayos ang sako-sakong bigas. Isang araw, bumili ito ng dilata sa tindahan ni Bea dahil ito lang ang medyo malapit na tindahan sa inuupahan niya. Tao po, pabili nga po ng wow ulam. Isa lang po. Magkano po pala? Tanong ni Samuel kay Bea. Ito po sir, 35 po. Nakakahiya naman kung sir ang itawag mo sa akin. Bagong lipat pala ako dito miss. Tawagin mo na akong Well. By the way, ano po palang pangalan mo miss? Tanong ni Samuel dahil alam na niya ang pangalan nito. Ako nga pala si Beatrice, Bea for short. Tsaka may anak pala ako, Kambal. Andun sa playhouse nila, naglalaro. Ganoon ba? Ah, sige Bea. Alis na ako. Salamat. Tuluyan na ngang umalis si Samuel. Maraming araw na pabalik-balik siya sa tindahan ni Bea at nakakasilmuhan niya rin ang kambal. Pinuhanan niya ng mga gamit o laruan ng mga bata upang itest iyon kung anak na ba niya. Pero sa halip ay hindi rin naman alam ni Bea na may ginawa pala si Samuel sa kanyang mga anak. Pinadiin niya ito at laking gulat niya na magkatugma sila at nalaman niyang anak pala niya ang 2 kambal. Tumutugma rin ito nung ipinanganak ang mga bata 9 buwan mula nang may nangyari sa kanila. Kahit pa man ay alam na niya ay hindi pa rin ito tumigil na makuha ang atensyon niya kay Bea. Patuloy pa rin ang paggalan ni Samuel sa bahay nila Bea
upang makapaglaro dito sa mga bata. Napagpasyahan ni Bea na lumabas muna ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin sa labas at sa mga preskong puno. Ang ganda talaga dito sa probinsya. Walang problema na iniisip. Sabi nito sa isipan, saktong pagkaharap ni Bea para maglakad muli ay nakita niya si Samuel. Ang gwapo niyang tingnan sa suot nitong puting sando, itim na short at rubber shoes habang bitbit ang bottle of water. Hey Bea. Yep, hi Will. Nahihiya pang sabi ni Bea. Napadalas ata ang ngiti ni Samuel kay Bea. Ngayon, mas alam na niyang maliwanag ang ngiti ni Samuel kaysa sa haring araw. What are you doing here? Maang-maanga na tanong ni Bea nang napagtanto niyang syungan ang tanong niya. Mahinang natawa si Samuel. Andito ako para mag-jogging. Tsaka para puntahan ko yung kambal sa bahay mamaya. How about you? May hinahanap ka ba? Tanong ni Samuel. Ah, hinahanap ko yung niwawalang pusa namin. Pagpapalusot nitong si Bea, kahit ang totoo ay gusto niyang makita si Samuel. Oh, pwede kitang tulungan sa paghanap. Alok niya. Agad siyang umiling. Nope, ayos lang. Nilabas ni Bea ang kanyang cellphone. Nag-text sa akin si Eric. Hinahanap na raw ako ng kambal. Pagsisinungaling ni Bea. Ah, ganun ba? Nahihiyang tanong ni Samuel. Mauna na ako, Samuel. Hinahanap na ako. Enjoy sa pag-jogging. Paalam ni Bea, saka tumalikod na. Pero laking gulat ni Bea nang hawakan ni Samuel ang kanyang pulsuhan. Can I have your number? Tanong niya rito kay Bea. Itinuro ni Bea ang kanyang sarili at sinabing, may number? For what? Kinabahan niyang tanong. I just want to know you more. Tugon nito. Pero pwede mo naman akong puntahan sa bahay ah. I just want to know you more, Bea. Can you give me a chance? Sure. Nakangiting sagot ni Bea na parang namumula ang pisngi niya sa kilig. Ibinigay ni Bea ang number niya at agad namang tinanggap ni Samuel. Thank you, Bea. See you later in your house. Kumaway si Samuel at nagpaalam na. Ito, well, laro tayo. Aya ni Nadja kay Samuel. Nasabik na sabik itong makalaro. Tito Well na gwapo, halika na laro na tayo. Aya din ni Aidan, tsaka tumayo na nga ito upang pumunta sa maliit na sala. Madalas, nagpapapansin si Samuel kay Bea upang mahulog ang loob nito. Sinabayan na lang ni Samuel ang mga bata upang hindi malayo ang saloob nito kung sakaling wala man iyon ng mga bata. Well, kain tayo? Aya ni Bea kay Well. Napatuloy pa rin ang paglalaro sa kambal. Sige, salamat na lang binibining maganda. Busog pa ako. Sabay kindad dito. Sus, ito talagang lalaking to. Pa-fall? Buliyaw na lang ni Bea sa kanyang sarili. Kahit may pagka-misteryo si Samuel, ay nagustuhan naman ito ni Bea. Lalo pa't alam niyang tanggap ni Samuel ng mga bata. Close ng tatlo, kahit pa man ay bagong lipat lamang si Samuel sa probinsya. Minsan, nagpapakita yan palagi si Will sa'yo ha. Nanliligaw ba yan? Kapag nanliligaw na yan, nako, sagutin mo na. Gwapo pa naman at mukhang mabait. Sabi ni Eric na napakadaldal. Uy, loko ka talaga no? Hindi naman nanliligaw no? Baka nga ang anak ko ang nililigawan niya para makuha ang loob ng mga bata. Halata naman may gusto sa'yo. Diba? So kapag nanliligaw yan, sagutin mo na agad. Go lang ng go. Baka tumulab mo na yan. Kinilig na sabi ni Eric kay Bea. Habang si Bea ay inis na inis pa rin kay Eric. Loko ka talaga? Namumula ang mukha ng minsan ko. In love na yorn. Dagdag na biro ni Eric kay Bea. Well, halika nga rito. Sigaw ni Eric kay Samuel na busy sa paglalaro ng kambal. Yes, Eric. Meron bang problema? Tanong nito. Upo ka muna. Magkukwentuhan lang tayo kasi parang gusto ko nitong pinsan ko eh. Pagsisimula ni Eric. Insan? Tumigil ka nga, nakakahiya. Ano ka ba? Suway ni Bea kay Eric. Wow! Si Bea, magkakagusto sa isang tulad ko? Shish! Huwag na, biro lang yan. Totoo nga. Alam ko naman may gusto ka rin kay Bea eh. Hindi naman halata. Oo, hindi halata. Napairap na sabi ni Eric kay Samuel habang si Samuel ay sikretong nakatingin kay Bea.
Mga araw na naging linggo at linggo na naging buwan ay tuluyan na nang nahulog ang loob ni Bea kay Samuel. Palaging sinusundan ni Bea sa Samuel sa bahay na inuupahan ni Samuel at natuklasan niya ang lahat kung ano at sino ang nasa likod ng pangalang Will. Ipagtatapat na sana ni Samuel ang lahat. Bea, maipagtatapat sana ako sa'yo. Pagsisimula nito, wala ka nang kailangan na ipagtapat pa kasi alam ko na lahat ng pinagagawa mo. Nalalaman ko na sa tuwing uuwi ka doon sa inuupahan mo, ay inaalis mo ang wig at mga dinidikit sa katawan mo. Kilala ko kung sino ka. Bakit mo ba ginawa sa amin to? Akala ko ba hindi mo kayang palagutan ng lahat? Nakayuko na sabi ni Bea at parang hindi makapaniwala. Nagawa ko lang to para sa anak natin, Bea. Patawarin mo ko. Papatunayan ko sa iyo na totoo ang hangarin ko sa anak natin. Maging sa iyo din. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Samuel kay Bea. Hindi nga sumuko si Samuel kay Bea at pinatunayan niya ang lahat para sa mag-ina. Papatawarin kita pero huwag mo munang ipaalam sa kambal kundi lagot ka sa akin. Yes, madam. No problem. Salamat at binatawad mo ako. Lakas ka talaga sa'yo. May kindat na sabi ni Samuel kay Bea. Walang kaalam-alam ang kambal na sa araw-araw ang nakakalaro nila ay ang tunay nilang ama. Hindi pa handa si Bea na ipakilala ang ama ng kambal sa gayong may pagtatampo pa itong si Aidan kay Samuel. Mga anak, umasok pa kayo. Gabi na, bukas na lang maglaro ulit, okay? Tawag ni Bea sa kambal. Yes, mama, parating na. Sabay na tugon ng dalawang si Nadia at Aidan. Natapos na ang hapunan ng mag-ina. Pumasok na ito sa kwarto upang patulugin ang kambal. Mama, before kami matutulog, kwentuhan mo muna kami about father na story po. Request ni Nadia sa ina. Amo na naman, Nadia. Reklamo ni Aidan sa request nito. Makinig ka na lang, Kuya Aidan. Start na po, mama. Sige na nga. Tugon nitong si Aidan. Ang aking dakilang ama. May batang babae na nagngangalang Joanne. Masaya at kontento sa buhay si Joanne sapagkat malaya siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Maagang namatay ang kanyang ina dahil sa panganganak sa kanyang kapatid na lalaki. Tatlo na lamang sila sa kanilang bahay. Ang kanyang kuya, siya at ang kanyang ama na si Mang Rolando. Araw na ng pasukan. High school pa lamang si Joanne nang pasukin na niya ang kakaibang mundo. Madilim na mundo na hindi man lamang alam ni Mang Rolando at kanyang kapatid. Napabarkada siya. Lagi siyang lumiliban sa klase at pumupunta sa kompyuteran o nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada. Isang gabi, labis ang pag-aalala ni Mang Rolando dahil gabi na at wala pa ang kanyang anak na si Joanne. Halos hindi siya napakali. Parang pinapaso ang puwet sa upuan ni Mang Rolando. Dumating si Joanne na lasing at halos hirap na itong maglakad. Pahandu-handusay na siya sa daan. Ngunit dahil sa mabait at mapagpasensya si Mang Rolando ay ipinagwalang bahala niya muna ang gabing pangyayaring iyon. Pagsapit ng umaga, inausap ni Mang Rolando si Joanne. Sa halip na sagutin ang tama ni Joanne ang kanyang ama, ay sinagawan niya ito at umalis sa kanilang bahay. Umiyak na nagsisisi si Mang Rolando dahil sa maagang nawala ang kanyang asawa, kaya para sa kanya, kulang pa ang kanyang ginagawa. Halos lahat ng gawaing bahay ay si Mang Rolando na ang gumagawa. Naglalaba, nagsasampay, namamalansya, nagtatrabaho. Halos lahat ng trabaho ay pinasok niya na para lamang masustentuhan ang lahat ng gusto at pangangailangan ng kanyang mga anak. Abala sa pagtatrabaho si Mang Rolando nang puntahan siya ng isang guro na lagangalang Daisy. Pinausap siya nito at sinabi na halos araw-araw na hindi pumapasok sa eskwela ang kanyang anak na si Joanne at sinabihan si Mang Rolando na pagsabihan niya na lamang si Joanne. Agad na umuwi si Mang Rolando dahil sa kanyang nalaman, labis ang kanyang pagtataka na kung bakit hindi pumapasok sa eskwela ang kanyang anak. Samantalang halos mamatay at hindi kumain si Mang Rolando dahil sa pagtitipid para lamang may maipabaon ng kanyang mga anak. Dumating si Joanne sa kanilang bahay at lumapit lang ito sa kanyang ama sa kadahilanang manghihingi siya ng baon. Ngunit gagastasin niya lang ito sa kanyang barkada. Galit na galit si Mang Rolando, umiiyak na sinasabihan si Joanne na kung bakit ganito ang kanyang pinagagawa.
sinabi niya na ibinigay niya ang lahat para sa kanilang magkapatid, samantalang si Joan ay nagmamaktol sa kanyang ama. Sinigaw-sigawan niya ito hanggang sa unti-unting nagdilim ang paningin ni Mang Rolando at biglang nanikip ang dibdib at tuluyang nawalan ng malay. Dinala si Mang Rolando sa malapit na ospital sa kanilang bayan. Nalaman ng magkapatid na dinampuan na pala ito ng sakit. Napagtanto ni Joan na nakalimutan niyang mahalin at pahalagahan ng kanyang ama na iyon na lamang ang natitirang ginto o kayamanan ng kanilang buhay. At nagpasya si Joan na humingi ng tawad sa kanyang ama. Kaya dali-dali niyang pinuntahan sa kwarto ang kanyang ama na si Mang Rolando hanggang sa nalaman niyang nag-aagaw buhay na ang kanyang ama. Walang nagawa si Joan kundi umiyak ng umiyak at hintayin kung ano ang mangyayari sa kanyang ama na si Mang Rolando. Makalipas ang ilang oras, nangyari ang hindi inaasahan na pangyayari ni Joan. Tuluyan na ngang binawian ng buhay ang kanyang ama na si Mang Rolando. Labis ang pagsisisi ni Joan dahil sa nangyari sa kanyang ama. Alam niya sa kanyang sarili na siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang ama. Sa ngayon, kahit natuluyang ulila na si Joan sa kanyang mga magulang, ay pinilit niyang magbago. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral kahit na hindi maalis-alis sa kanyang puso't isipan na siya ang may dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. At sa huli, napagtanto niya na kung gaano siya kamahal at pinapahalagahan ni Mang Rolando. Kaya sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Ngunit huwag na nating hintayin na dumating na tayo ay magsisi sa huli. Kaya pahalagahan natin at mahalin ang ating mga ama o ang ating mga magulang. Hirap man nating sabihin sa kanila ang salitang salamat at I love you, iparamdam na lang natin ang ating pasasalamat at pagmamahal sa kanila. Habang hindi pa huli ang lahat. Wow, Mama! Ang ganda ng kwento! Sana may dada rin ako para may aalagaan at pahalagahan ako. Kumento ni Nadja. Mama, ang ganda ng story. Tunay talagang dakila ang mga ama. Mama, pwede mag-request? Pwede mo ba kami ipakilala kay Dada? Hindi na ako nagtatampo sa kanya, promise. Gusto ko siyang alagaan at makasama habang buhay. Hindi ako magiging katulad ni Joan na hinayaan lamang ang kanyang ama. Please, Mama, dalhin mo kami sa kanya, please. Pagmamakaawa ni Aidan sa ina at tuluyang dumadalo yung luha. Mabuti naman, kuya, na tauhan ka na. Palagi mo nalang inaaway si Dada. Kumento ni Nadja sa suhestyo ng kambal. O sige, ipapakilala ko kayo. Pero sana huwag kayong mabigla ha. Pangako yan. Opo, Mama. Sabay na sagot ng dalawa. Sige, matulog na tayo para bukas na bukas ay makikilala nyo na ang Dada nyo. Good night, Mama. Sabay na tugon ito. Good night, sweeties. Niyakap at hinalikan niya ang mga ito at tuluyang pinikit ang mga mata. Pasado alas 8 pa ng gabi. Bukas pa ang tindahan. Agad na tumungo si Bea sa tindahan para makapagkwentuhan muna kay Eric. Ngunit sa halip na sila ay magkwentuhan, nadatnan niyang andoon pala si Samuel. Good evening, Bea. Natulog na ba yung kambal natin? Bati nito at nagtanong. Oo, nakatulog na ang dalawa. Ayun nga, good news. Anong good news? Sabik na tanong ng dalawa. Gusto na nilang makikita ang kanilang ama. Ha? Paano ba nangyari yun? Iba nagtatampo si Aidan kay Samuel? Nag-request kasi sa akin si Nadja. Nabasahan ng kwento. Kaya nakita ko yung ang dakilang ama. Kaya binasa ko para sa kanila. Sa totoo nga, napaiyak ko si Aidan. Ikaw ba naman, napakalungkot ng story. Ayun, nagkadramahan at gusto na nilang makita ang gwapo nilang ama. Mahabang litanya ni Bea. Namumula ka yata, Samuel. Ano ka ba? Part lang yun sa buhay kaya caring-caring na yan. Maganda na kayo bukas. Sabi na lang ni Eric. Kinakabahan ako, Samuel. Bakit naman? Pagkakataon nyo na to, kayo talagang dalawa. Singit ni Eric habang kinikilig. Sige na nga. Nagyayakapan si Bea at Samuel. Parang isang uod si Eric na pinutulan dahil sa sobrang saya at kilig nito. Mama, gising na. Puntahan pa natin si Dada. Mama, gising na nga sabi eh. Gising ni Aidan kay Bea habang si Nadja ay nagtalon-talon sa kama at nilalaro ang buhok ni Bea. Good morning, sweeties. Ang aga-aga niyong nagising. Alas 3 pa lang. Grabe na kayo ha. Sabik na sabik pa talaga kayo ha.
bungad ni Bea sa dalawa. Oo naman, Mama. Excited na kami ni Nadja. Diba, baby Nadja? Oo, Mama. Kaya bangon na at magbihis na tayo. Ha? Anong magbibihis? Kayo talaga? Tingnan nyo nga yung relo. Kung maaga na ba? Ay naku, kayo talaga mga bata. Matunog na lang tayo ulit, okay? Para hindi tayo antukin mamaya. May pa-party ang dada nyo. Talaga ba, Mama? Wow, excited kami. Sige na, matutulog na muna tayo. Natutulog na ulit ang kambal. Tsaka lumabas na si Bea upang maghanda. Saktong pagkalabas niya, ay nagsimula na si Eric at Samuel na mag-design sa sala nila. Meron na rin mga tao na nagluluto sa labas para sa pa-party mamaya. Good morning, both of you. Bati ni Bea sa dalawa habang nagsabit pa rin ng mga balloons. Oh, good morning, Bea. Ang aga mo nagising. Bakit ba? Pasado alas tres pa lang ah. Gulat na sabi ni Eric nang biglang sumulpot si Bea sa sala. Hay nako, ginising ako ng kambal. Magbihis na rin kami para puntahan ang dada nila. Sabik na itong makilala at makita. Grabe naman ang dalawang yan. Ang kulit talaga. Napangiting sambit ni Samuel nang marinig iyon. Eh, handaan nyo na ang sarili nyo. Baka ano pang gawin ng kambal. Suwestyon ni Eric. Oo naman, handaan na kami no. Kahit puno ng kaba at kabog ang dibdib ko. Ani ni Samuel na parang sabik na sabik rin ito. Balik lang ako sa kwarto ha. Pantayin ko sila hanggang magising para makapagbihis at ako na mismo maglalagay ng piring sa mata nila. Sige, go ahead insan. Good luck mamaya. Pasado alas 5 na ng umaga. Nasa kwarto na lamang si Bea at saktong 5:20 ay nagising na ang kambal. Mama, maliliko at magbihis na ba kami? Bungad ng kambal kahit punong-puno pa ng muta ang mga mata nila. Hay, sabik niyo na talaga no? Sige na nga, kulit eh. Pero wag na lang kayong maligo kasi medyo maginaw pa. Sambit ng ina at nag-alala siyang makita ang nasa sala at labas ng bahay. Nasa likuran pa naman din ang CR nila. Lalagyan ko na lang kayo ng pulbos tsaka perfume para hindi kayo amoy laway. Biro ni Bea sa dalawa. Hindi talaga mapakali ang kambal sa kakasabik na makita ang kanilang ama. Nakaisip siya na sana okay lang ang outcome nito mamaya. Puno ng kaba si Bea, maging si Samuel. Mama, labas na tayo. Wait lang anak, mabibihis lang si mama sandali. Huwag kayong lalabas ng kwarto ha, may ilalagay pa ako sa mata nyo. Kinuha na ni Bea ang pantakip sa mata ng kambal at agad naman itong nilagay sa mga mata ng kambal. Tapos ka na magbihis mama? Oo anak, sandali lang talaga, maglalagay lang ako ng konting makeup. Ay si mama, ang ganda-ganda mo na hindi mo na kailangan ng makeup. Oo nga mama eh. Agree naman ni Aidan. Kayo talaga, napakabulero ninyo. Totoo yun. Sabay sabi ng kambal. Papalabas na ng kwarto ang kambal. Papunta na ito sa sala. Nakabihis na ng formal na damit si Samuel. Tsaka nagsuot ng maskara at nakaupo sa sofa na para bang prinsipe sa gitna ng blue balloons at glitterings. Mama, ba't nang tahimik? Kala ko ba dito mapapakilala si Dada? Medyo malakas sa sigaw ni Aidan. Natatawa naman ang mahina si Eric nung marinig iyon dahil nasa sofa lang ito, nakaupo, daladala ang pop-up glitters. Oo nga mama, ang tahimik naman, bakit ba? Tanong rin ni Nadja. Wait, andito na, nasa harap niyo na siya. Sabay niyong kunin ang takip ng mga mata niyo ha? In a 1, 2, 3! Habang nag-pop up na ang mga glitters, ay nagsiputukan ang mga balloons. Sabay na rin ang pagkuha ng maskara ni Samuel. Ito well, ikaw ang dada namin? Gulat na sabi ni Nadja. Dada! Habang niyakap ng mahigpit ni Aiden si Samuel. Nagtatalon-talon ang mga cells sa Samuel nang niyakap siya ng mahigpit sa kambal. Parehong nagyayakapan ng tatlo habang si Beatrice ay parang na-stroke sa tuwa nang tingnan ng tatlo. Para silang anak ng isa sa pinaka-powerful na prinsipe sa buong mundo. Sineselebrate nila ang pagkakataong iyon at nagsisiyahan ang mga tao sa paligid nila. I love you, Dada! Sabay na sabi ng kambal, tsaka hinalikan naman sa noo ni Samuel ang twins. I love both of you, more than my life and more than everything. Do you love Mama, Dada? Yes, of course.
Mahal na mahal kong mama niyo. Nakangiting sabi ni Samuel, tsaka tinignan ang maamong mukha ni Bea. Ay we, mahal ba? Ikis mo nga dada si mama? Biro pa ni Nadia, habang tumayo naman si Samuel at ninakawan ng smack kiss sa labi si Bea. Awi, ang sweet niyo naman, may langgam mo. Dagdag pa ni Aidan, habang nagsipalakpakan ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Babonggang kasal ang ipinagdiriwang nila at namuhay ng maayos, matiwasay, masaya at tahimik ang buhay sa mansyon. Wakas, maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.